first, anong sabi? You have to consider your safety first as a rescuer. Okay? So, kunwari, the sink is safe na siya. So, anong gagawin dito? Sabi niya dito, stay calm. Bakit? Bakit kailangan maging calm ang isang first aider? Why? Kasi po, para hindi siya mataranta at alam yung gagawin. Kailangan maging focus tayo, hindi ta kalmado lang tayo para focus tayo, alam natin kung anong gagawin natin. Pag ikaw na first aider, sir, sir, wait, sir, rescue, rescue. So, wala na, wala ka nang nagawa. Hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Okay, so isaset mo yung mind mo. Ah, okay, the patient is suffering from seizure. So, anong susunod na gagawin kapag o, na nakalmaw mo yung sarili mo, na-assess mo na, na nag-aaro siya ng seizure. So, pangalawa, prevent injury. Usually, anong nangyayari sa pasyente? Diba nag-iisay? Lahat ng katawan, gumagalaw. Usually, ang kailangan protektahan dyan, pinaka-main na kailangan protektahan is the head. I mean the head. Lalagay yung kamay sa ilan. Pwede tayong gumamit ng mga tela at isuksok sa ulo para at least kahit gumalaw siya, diba? And then, okay lang nahawakan mo din ng hindi naman ganyan. Okay lang yung ulo niya at least kahit gumalaw, hindi matatamaan yung... Okay, next. Sabi niya dito, make the person comfortable as possible. So, tingnan nyo naman kung comfortable yung pasyente. Tingnan nyo, baka mamaya may tumutusok pa pala sa ilan. Mga tipong ganon. So, titignan ninyo. Tapos, tingnan nyo rin kung lalo na kung babae, tumataas na pala yung bra niya. So, you have to, di ba? Titignan nyo rin yung privacy nung pasyente o yung victim. Tulad nga rin sila rin ina kanila. Hey, sir, are you okay? Sir! Sir! Tama ba yun? Kailangan ba natin siyang hawakan na ganito? Kasi, oo, mas lalo pa lang makakapag-trigger dun sa makakadagdag dun sa pag-pagalayin. Okay? Sir, are you okay? Sir, gumalaw pa na ba? Tama, ganito na siya. Okay. Nagkaganito siya. Sabi niya dito, in the person's mouth. Nagagano'n, oh, lalipak, lalipak! O, diba? Ay, lagyan natin ng tubig. O, may spaghetti dito. Okay? Why? Bakit hindi? Bakit? Do not put anything. Maari pong mag-cause ng... So, pwede siyang mabilaupan. O, macho. So, alin pang makakompromise sa kanya yung kanyang breathing. O, syempre, what's na nangyari yun? Mas mapapadali siyang matebo. Okay, so wag kayong maglalagay ng kahit taano. Okay, next, sabi nga dito, pati din dito, don't give the person anything by mouth until fully alert. Ano ibig sabihin nun? Until fully alert. O, kunwari, medyo nahimas-mas na siya, tapos ganyan. Pero groggy pa rin siya. I mean, hindi pa siya alert na parang ganito. Oy, bigyan natin siya ng tubig. Bigyan natin siya ng tubig. Hindi pa rin pwede kasi maaaring pa rin siyang ma-choke. Kasi syempre hindi pa siya fully alert. Okay, sir? Parang si Alvin lang. Alvin. And then sabi niya dito, if the seizure continues for longer, pwede 30 to 45 minutes or 2 minutes, sinong tatawagan? Rescue 9. Okay. So, syempre, habang tinatawagan yung Rescue 922, yun nga yung sinabi ni Mama Rachel kanina, pag na-assess nyo or kailangan pa ng, ano, ng medical assistance, that's the time you have to sumod or request advanced medical care. Okay. That is for the session. Sir, thank you. Thank you, sir. Okay. Nakuha po?